Kumusta pong muli mga kapatid? Welcome back po sa maliit na channel na ito. Isa na naman pong kasaysayan ang nais kong maibahagi sa inyo at sa pagkakataong ito ay ang kasaysayan ng unang santo natin sa Pilipinas ang aking ibabahagi. Pero syempre, kung bago ka pa lamang napadaan sa maliit na channel na ito, ay huwag mo naman pong kakalimutang pindutin ang subscribe button. Syempre, pakisama na rin po ang maliit na kampana diyan. Wala naman sigurong hindi nakakakilala sa unang santo dito sa Pilipinas at ito nga ay si Saint Lorenzo Ruiz na isinilang sa Binondo, Manila, ika-17 siglo. Siya ay mistiso dahil ang kanyang ama ay Lugong Inchik at ang ina naman niya ay isang Tagala or Pilipina. Kaya marunong nga siyang magsalita ng Chino. Ang apelyido niya naman ay kinuha sa kanyang tiyo. Nagsilbi din siya bilang sakristan sa simbahan sa Binondo at nagtrabaho rin siya rito bilang sekretaryo dahil mahusay siya sa pagsulat. Sinasabing may asawa ito at 2 anak na lalaki at 1 babae. Naging mabuting ama at asawa. Ngunit natapos ang kasayahan dahil sa napagbintangan si Lorenzo na pumatay sa isang Kastila. Dumakas ito sa mga taong nais niyang dakpin. Doon niya nabalitaan na may mga misyonaryong pupunta sa bansang Japan. Kaya nagtanong siya kung pwede siyang sumama. At pinayagan naman siya na sumakay kasama ang mga paring Dominikano. Noong panahon na sila ay nasa bansang Hapon ay matindi ang pagtutol ng mga Hapon sa mga Kristiyano. Ang bawat mahuli ay pinahihirapan. Ika-27 ng Setyembre, taong 1637, nang mahuli sila ng mga misyonaryong kasama niya at dinala sila sa burol ng Nisisaka at ibinitin sila ng patiwarek sa balon. Dito na sila nakadanas ng matinding pagpapahirap ng mga Hapon. Pero sama-sama silang pinalalakas ang loob ng bawat isa. Hanggang mahatulan na sila ng kamatayan. Kasama ang martir na buhat sa Espanya, Italia at Pransya. At mayroon ding mga misyonaryo nang galing mismo sa bansang Japan. Mga Hapon na misyonaryong Katoliko. Pero ang isang desisyon na hinahangaan nating lahat. Ito ay nang himuki ng mga Hapon na talikuran ni Saint Lorenzo Ruiz ang kanyang pagkakatoliko o pagiging Kristiyano para ito ay makaligtas sa tiyak na kamatayan. Subalit ito ang sinabi niya sa mga Hapon, "Ako ay Katoliko at buong puso kong tinatanggap ang kamatayan para sa Diyos. Kung mayroon akong 1,000 buhay, ay iaalay ko lahat ito para sa kanya." Kasama niyang pinatay ang 2 laiko, 2 dalaga o birhen, 2 brother, at 1 na paring Dominikano. Naganap ito sa Nagasaki, Japan, taong 1637. Naganap naman ang pagpaparangal sa kay Saint Lorenzo Ruiz, February 18, 1981, at ito ay nangyari mismo sa Pilipinas. Ang pagkilala dito bilang unang santo ay naganap naman noong October 18, 1987 sa Vatican City na ginanap naman ni Pope John Paul II. Ang kapistahan naman ni Saint Lorenzo Ruiz ay September 28. Muli po ay hanggang dito na lamang ang maliit kong salaysay. At nawa po ay ito'y maging inspirasyon sa bawat isa. Humihingi po ako ng paumanhin kung ako ay may mga kulang sa aking mga sinalaysay sa inyo. Ito po ay bahagi lamang ng aking pag-research. Mapalad po tayong mga Pilipino dahil 2 sa atin ay nahiram ng mga dakilang santo. Mapalad din tayong mga Pilipino dahil nasa dugo natin ang pagiging martir. At mapalad din tayong mga Pilipino dahil sa pagiging magigiting.